sa tinang dalawang kamay patungo ng langit. Kasambitin mo ito ng galing sa kaputuran ng iyong puso. Panginoon, sa oras mong ito, ako po'y nagbabalik loob sa iyo. Kusa akong isinusuko ng katotohanan ng buhay ko sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan, mga hindi tama, mga mali sa buhay ko. Ginawa ko itong wala pagbabata hanggang sa oras na ito. Malaki man ang maliit, hayag man ang tagbo, sinasadya man, hindi sinasadya. Sa oras mong ito, ako lahat ng ito'y aking pinagsisisihan. Patawarin mo po ako. Bugasan mo po ako ng iyong dugo na napuhusan ko sa kalbaryo. Ngayon ay bukas ang puso ko. Pumasok ka, Jesus. Tinatanggap kita katunay bilang Lord, God, Savior na kanatuhay. Ako na lang po ang mananalangin at kung ito'y pinanggit mo, wala sa kaputuran ng iyong puso. Papatay ka man mamaya, pag-accidente ka paglabas ng ipo rito, pakumutin ka man, pasok ka ng langit. Sapagkat pinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay. At yamang ikaw ay na kay Kristo na, you are entitled. Meron kang meaningful life, makulay na buhay. Or may kapakahulugang buhay. A life with purpose and a life with destiny. Colorful life. Happy life. Joyful life. Satisfying life. Worry-free life. Blessed life. Long life. And eternal life. Sa oras na ito, ipatungo ang dalawang kamay mo sa iyong puso. Sabihin mo ngayon sa Diyos, ano ang pangangailangan mo? Ano ang sakit mo? Ano ang prerequest mo? Pag yan ang iyong mahal sa buhay na nasa bahay ngayon, may sakit siya, may karamdaman siya, aabutin din siya ng Diyos. Ano man ang sino man sa iyong mga mahal sa buhay na nasa ang panig ng Pilipinas o nasa ibang bansa ngayon, kaya silang abutin ng Diyos. What is impossible with men or all possible with God? Believe God and His words. Naparin ko sa Jesus para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. The thief, the devil and his demon comforts came only to steal, to kill and to destroy. But Jesus Christ came to give us life and have it all abundantly. Come on, Dr. Ergan. Thank you.
isipin posible sa Diyos. Kahit na anong pinakamahirap, kahit na anong pinaka-imposible ay pwede mangyari maganap. If we will only believe Jesus. So kung ano hinihiling mo ngayon, pasalamatan mo na ang Diyos. Thank God for matriculation fee, for your tuition fee. Thank God for the school supplies. Thank God for a good job. Thank God for a good business. Thank God that the Lord is supplying all of your needs. Thank God for the healing and thank God for the miracle. Come on, thank God. Come on. Walang mahirap, walang imposible sa Diyos. What is impossible with men are all possible with God. Meron ako nakikita, nandito ka o nakikinig at nanonood ka, may problema ka sa iyong chat, pinapagaling ka ng Diyos. Nandito ka o nakikinig ka, may problema ka sa iyong balakang, pinapagaling ka ng Diyos. Meron kang problema sa iyong tuhod, pinapagaling ka ng Diyos, ginagawa ka ng Diyos ng himala. Hindi ko na maisa-isa pa. But the Lord is giving us healing right now. The Lord is giving us miracle right now. The Lord is meeting all of our needs right now. The Lord is answering all of our prayers right now. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. What is impossible with men are all possible with God. Kasabay po nito, meron po akong nakikita in my spirit. Huwag kayong maalis sa piling ng Diyos. Sapagkat in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8 says, nakaamba ang Diablo para kayo hilahin. At kasabay nito, gawin natin, lagyan natin, ibigay natin ang tama sa Panginoon. Dahil ang nais ng Diyos ay blessed life. Abundant life and victorious life. Dahil kasabay ng mga promosyon ng marami, kapag ang marami hindi nakakatugon, they will be sidetracked and they will be demoted. At hindi ito ang kalooban ng Panginoon. At huwag laging nag-iisip at laging nagsasalita ng negative. Dahil kung anong kinukonfess mo, pinaniniwalaan mo, it shall be done unto you. But if you will say into this mountain, that this mountain be removed and be cast off into the sea, it shall come to pass. For whatsoever you shall say in prayer, ask for in prayer, it will be granted unto you. Kasabay ng mga warning na yan, more blessings will come. More miracles will come. More healings and promotions will come. More victories will come. Because Jesus is the author of life, the source of life. The meaningful life, the colorful life, blessed life, abundant life, contented life, satisfied life, worry-free life, long life, eternal life, happy life, joyful life. He is the true source of life. At sa huling pagkakataon, taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Wala pong nakarinig ng kanyang sinabi. Wala pong nakakaalam ng kanyang mga panalangin. Lord, huwag mong mahayaang matapos ang programa ito, ang kanyang pakikinig at ang kanyang panonood. Huwag niyo pong hayaang uuwi siya na hindi niya natamo ang kanyang kahilingan. So, Father, let it be granted in Jesus' name. The Son of the Living God. Let it be granted in Jesus' name. The Son of the Living God. You are good, and all the miracles you can.
mga pangangailangan mo, tumugon ng Panginoon sa araw at oras na ito. Believe God. Believe in His word. In His words. Hallelujah. Ang iyong mahal sa buhay, saan mong panig ang Pilipinas, saan mong panig ang taisig ngayon, inabot siya ng Panginoon. Pinagaling. At ginawa ng dakil at mabuting bagay. Pagpasalamat tayo sa Diyos sa oras na ito. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Sabi ko sa inyo, tanatanong ninyo, bakit maraming yumayaman at matumikiti ang kanilang kayamanan? Dahil hindi lang sila nagbibigay ng ikapo, nagbibigay sila ng offerings. Mas malaki ang offering nila sa kanilang ikapo. Kaya kung marami kang pinapag-pray, house and lot, maganda sasakyan, magandang kotse, etc. Ibigay mo ikapo mo, tapos lampasan mo ikapo mo, lakihan mo yung offering mo. Amen po ba? Paliwanag mo ba yun? Narinig nyo itong lahat, pasok nyo rito, ilagay ninyo sa puso ninyo. Kasi ipapasok na ito, ilalabas nyo rito, mananatili kayong mahirap. Mananatili kayong hikahis-hikahos, ikahos na ikahos, at walang-wala, at hindi nyo mararanasan yung abundant living, blessed life, sapagat hindi kayo nagiging masunuri sa Diyos. So give your tithes, at lampasan ninyo yung ikapunin nyo. Kung ikapunin nyo ay 10,000 every week, taasan mo, 11,000 pataas dapat ng offerings mo. And this is very, very true. This is very, very true. Hindi ko nasasabihin ko sa inyo kung sino-sino ang gumagawa nito, kung bakit sila payaman ng payaman, sapagkat hindi lang sila nagbibigay ng may katapatan ay kapo, mas malaki ang kanilang offerings.